Good day mga mahal kong viewers. Welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos, at sa ating Facebook page na Alma Vlog. Kumusta po kayo? Pasensya po kayo kung kahapon ay wala po tayong vlog kila Buboy. At yun nga po, importante yung lakad namin sa Naga City kahapon. At pinaayos namin yung tire ng ating sasakyan. At pinabago natin para maging katuwang na natin sa ating mission. At nung nakaraan nga ay nung pina-check up natin sila Harleen at Joy, muntikan po kaming napahamak na disgrasya dahil dun sa tire. Kaya yun, pinaayos namin, pinabago namin kahapon at okay na po ngayon. At salamat sa naging sponsor din, at sponsor po ito ni Marcos TV Channel. Ayan. At nandito tayo kila Buboy, kumustahin natin sila, yung pabahay natin sa kanila. Update natin sa inyo para naman makita nyo po yung ating pabahay. Ayan, yung sa mga nagtatanong, kasi ang dami din nagtatanong about sa pabahay natin, ba't di natin vina-vlog. Ayan, yung iba-vlog po natin ngayon para naman makita nyo. At wala na yung surprise, kasi dati naman nakita nyo na nung binibuild natin ito nung unang-una, nung unang araw. Ayan, pangalawang araw. At ngayon, ilang araw na lang yan matatapos na. Kusina ngayon yung inaayos nila. Sunod, CR at yung balkon. Ayan, nandito si nanay. O, naghahanda na ng upuan. Nay, ipit mo yung ano mo. Ipit mo po yan para. Ayan. Patingin niya po. Okay. Ayan, nakailaw. Kumusta ka, nanay? Okay lang naman po, ma'am. Okay lang naman, okay. Kahit paano. Kahit paano po, nakakaraos na. Sabi nga ng mga viewers natin, ano ay, nag-iba na daw yung itsura nyo. Parang nag ayos-ayos na yung itsura nyo. Pati si Buboy, nagtaba-taba na konti. Oo nga po, ma'am. Parang ano ko rin po sa sarili ko na parang umabalik yung dati kong katawan. Mm-mm. Parang hinihingal na nga po kung minsan. Madaling pagod. Mabaliktad ka. Yeah, maraming salamat din sa kanila. Oo. Nakaka-survive kami kahit paano. Oo. Oo. Ano ba ito talaga? Oo, yung ano natin, upuan pa. Ano kasi ito, pababa. Doon yung babae natin. Ano rin kami, ilang araw din sa hospital. Pero mailalabas na po siguro yun mamaya. Ah, hindi pa nailabas nanay, si opo. Mama mo? Kasi ano pa. Pero nagbantay ka doon kagabi? Hindi po kagabi, at sabi ko doon sa anak ko na pahinga muna ako, at talagang antok na ako. Masakit na yung ulo ko, masakit yung mga kamaano ko, katawan ko. Sabi ko, pahinga na muna ako. At ako na muna ang magbantay. At tapos yung kapatid mo dito, nilalagnat pa. Hindi ko rin na may iwanan, at may lagnat, nagsusuka nga. Ngayon po yung so sobrang init ngayon na eh, lagi kong nakikita yung anak niya nasa ano, kaya nga lansangan po. Ngayon kaya lang sabi ko nga, kung kailan may nararamdaman siya at saka natitigil sa bahay. Sabi ko pagka magaling na naman, wala na naman, naandyan na naman. Grabe, naglulumbitin sila doon sa may ano. Ganyan talagang mga kabataan, mga bata na yun, nag-enjoy. Sabi kahit anong saway, nandyan pa rin po. Oo, nandyan pa sa galaan. Kaya sabi ko, ikaw na muna, at aanos yung kapatid mo, nagsusuka, nilalagnat pa. Mm-mm. Pinainom ko nga po yan ng gamot kagabi hanggang ngayon. Tsaka kangin na maga. Okay na po. Okay naman na siya. Mm-hmm. Kaya sabi ko, pagka magaling ka, doon ka na naman sa layasan. Kaya nga, yun yung mahirap. Sobrang init kaya po ngayon. Ayaw mo kaya pasaway. Dapat anuhin mo, sawayin mo na eh. Ayaw kasi makinig. Ayaw kung hindi yan makinig sa iyo, ngayon maliit pa, di ganyan din pag laki niyan. Okay. Kailangan masabi ko hindi pwede yung kung gusto mo ay gusto mo. Mm-hmm. Pag sinasabay ka, magpasaway ka. At yung oras na paglalaro, yung malilom na po bagay, yung wala ng araw para ano, hindi siya magkasakit. Pag ganito, diyan lang sa may ano. Ay, okay, nahihirapan tayo pare-pareho eh. Pag may sakit ka, hindi ko na alam ang gagawin ko, kung saan ako pupunta diyan o ano diyan. Kung sino nang anuhan ko dyan, ayaw kong halos matataranta pag may sakit po ang mga bata. Nakahihiram ako, nangahihiram ko ng panghilot dyan. Anong hilot? Hilot naman yung pong oil yata po yun. Pang ano sa bata, inilot ko po yan. Tapos pinainom ko ng gamot.
Pinilit kong kumain. Sabi ko, hindi pwede na hindi ka kakain. Ay, oo, kakatapos lang naman ng Boy Scout nila. Napagod dyan na eh. Yun nga po, na yung pagdating po nung hapon, sinama rin namin sa bayan po ay. Sa hospital sinama. Eh, bawal po doon ang bata. Doon, siguro doon sa kay ate niya, nagpaparapainit din. Doon siya nag, ano? Tapos pinakuha nung ate niya nung tanghali. Pinasundo kay Buboy nung tanghali. Diyan doon kami sa hospital. Doon sa, sabi ko doon sa anak ko, pagkatapos ninyo magsamba, pumunta kayo rito at palitan niyo naman ako at ako'y gusto kong magpahinga rin. At mataas na yung dugo ko nga po, ma'am. Eh, yun din po ang inaalala ko pag yung napupuyat. Pupuyat, malalapot yung dugo nyo. Naibat di pa nabutasan niya rin yung pinto, yung ano, bintana. Ay, may gawa po kaya si Marlon nung linggo ay. Akala ko si Buboy po ang ano ay, doon. Ay, si Buboy po. Nandun rin po yan sa bayan. Sa nagbantay rin po yan. Kasi ngayon, dadating ngayon yung magsusukat ng bintana. Eh, paano nila susukatan yan? Paano nila? Sabay-sabay na po. Hindi kasi pwedeng ano at anlayo baga yung nag-ano ng bintana. Ah, ngayon po ang dating niya. Oo. Hindi na yan masukatan kung hindi pa nabutasan. Mamaya, kulang pala yung ano, yung sukat ng butas pag huli-huli na yung ano butas po. Kaya sabi ko nga na butasan na ni Buboy. Sabi niya nung nakaraan, madali lang. Kaya nga po, ay sumunod nga po yan doon sa ano ay hospital noon. Sabi ko, dapat ginawa mo na yung gagawin doon sa bahay. Sumunod ka pa. Ngayon yun, sinabihan ko na yung ano yung magsusukat ng bintana para maikabit na din yung bintana. Mga ilang araw siguro yan. Di ko alam kung abutin ng araw yun. Baka bukas din ay maikabit yung bintana pag ano. Eh, mamaya po pa ano ko na lang kay Buboy. Aabot pa kaya? Hindi ko po alam. Kasi sinabihan ko po sila after lunch daw sila pupunta dito. O before lunch kasi nandun siya nagkakabit. Sabi niya isunod daw siya. Kailan kaya matapos itong pabahay natin, Nay? Parang abutin pa yata ng 2 buwan. Sabi ko nga po, huwag nang paabutin sana. Piyesta sana dito. Ayari na yan. Huwag na sanang patagalin po ang... Oo. Kasi sobrang liit naman ay, di ba? Yan lang naman, sabi ko, balkon at saka kusina, NCR lang, maliliit naman yan. Kaso wala yata pong kahoy, ma'am. Kahoy? Pang ano dyan. Di ba yun, o, di ipapatistis mo. Ipatistis mo na yun, Nay. Ako na bahala, bayaran ko na yung puno na yan. Yung bayaran niya na po yung puno kasi kailangan din ng matanda po at magpa-check up daw po. Oo, yung sa ano muna, dun sa harapan at yun naman yung importanteng tanggalin muna. Tapos yun yung gamitin natin, yung kahoy niya. Sa para may balkon. Po sa balkon. Oo. Dito po yung kahoy na ginagamit nila. Naghahanap na lang sila dyan ng mga ano, tuwid-tuwid pa, yung pwede pa. Ang dami pa yun na yung nandyan nun. Kaya nga po, ay nailagay na po lahat yan sa ano ay. Doon sa may kwarto. Okay. Medyo mahirap din talagang maghanap dito ng ano-anong kahoy. Anong po? Kahit nasa bundok na ay. Yun ang kahoy doon o natumba. Ay, ano na po yun, ma'am. Mahuna na, matagal na yun. Babad na yun. Gapok na ano. Gapok na po rin yun. Sayang lang ang papatistis natin yan. Oo. Pero nandyan naman yung nagtitistis na ay. Hindi ko po alam, ma'am, kung mayroon sa buhangin. Kasi yung sa buhangin na anak ni Maribik Boysen po ay mura lang dun. Oh, yun na lang. Baka 5 piso lang o 4 lang po ang ano dun. Oh, yun na lang. At ano? Para makamura-mura. Mm-mm. Mahal po kasi dyan ay. Presyohan kayo ng 20. Presyohan nila ng parang good lumber po. Ano? 20, pero mo 20. Samantalang mura lang po ang patay. Buboy! Boy! Tawagin mga nanay. Buboy! Ayaw lumingon. Boy! Ayan si Buboy. Busy-busy sa paggagawa. Kung pansin nyo itong pink dito sa ano ko, electric pan po yan, sobrang init. May portable electric pan na ako, hindi ko po kaya yung init, nanghihina din ako sa init ay. Sabi ko, ano,
Ang ganda ng kusina na ano. Maayos tingnan. Maayos na po. Malinis na. Hindi kagaya nung unang ginabit na ano, yung pawid. Pawid po yun? Oo, pawid po. Ayan, sama. Oo, ang sama tingnan. Ang sama pong tingnan pagka yung repair lang. Oo, tsaka yung ganun na pabahay ang design, parang hindi naman ano na pangkusina. Ito yung pangkusina talaga, yung ganyan na design. Yung pag ganun. Ayun nga, yung sumbi po. Yun talaga po ang kusina, yung pang ganun sumbi. Pero yung isa, parang bahay din yun eh. Oo. Hindi kusina. Excited ka nang lumipat dyan, nanay? Excited na po. Oo. Excited na. Na-imagine mo na yung maging ano nyo. Kaya nga po sabi ko, huwag nang patagalin at nang malipatan na. Oo. Mapa-blessing na, malipatan na. Oo. Para naman maayos-ayos na. Tsaka eto, matanggal na yan. Yung babaklasin na nga po yan mamaya. Mamaya? Oo, para kung mayroon pang makukuhang kahoy na pwede pa, makuha na po. Oo. Para po mailagay, kung halimbawa may kulang dito, mailagay dito. Mm-mm. Kung ano naman po doon sa balkon, pero kukulangin po yan sa balkon, kakaunti na po ang kahoy dyan. Yun yung nyug na ano po, puputulin doon, maano naman na yun. Yun pong nyug. Matigas naman na, may matigas naman na dyan. Di, saan na po kayo matutulog? Doon na, sa may ano, tiles naman po yun, ano? Kung pwede na po. Kung babaklasin yan, saan kayo magtutulog? Diba? Kaya nga, gusto ko po sana mapablisingan muna bago tulugan. Yung po sana maganda. Para ano po. Pero kung kailangan na bakbakin at may mga kunin na kayo dyan na matitigas. Mm-hmm. May mga good lumber po yan, ano? Mayroon po yan, yan dyan. Oh. Sa ano po yan dyan. Maganda yan. Para matibay din po. Kasi kung yung koko lumber medyo ano yun, mauna. Kesa yan. Sa good lumber po, ano? Tapos dito na lang po yung ating ano lababo kasi CR yun nandito. Mm-mm. Parang dito na sa tapat dito banda. Ah, sige po. Ano po, boy? Ayos naman, ma'am. Kumusta? Ayos lang kahit ano, puyat. Puyat? Oo. Bakit po puyat? Meso nung siyempre nagbantay. Nung nagbantay ka? Oo. Ni mama. Oo. Dito katabi ni mama mo at may ano, may si tawag yan, mic. Yung mic natin ay nanghihina na din. Kagabing, nung isang gabi lang po medyo nakatulog ng ayos. Kasi doon sa ano, hindi makatulog ay. Mm-mm. Hindi nung isang gabi lang nakatulog ng ayos. Tsaka, mm-mm. Kayo palang nagbantay nung nakaraan kagabi ba? Hindi ako kami nagpunta kagabi. Oh. May lagnat nga po yung si... Oo, may lagnat yung kapatid mo, ano? Susok ka. Tsaka wala rin yung motor ay ginagamit din po nila, panghanap buhay din. Kaya hindi ka, ano, wala kayong gamitin. Mm. Okay. Kumusta yung pabahay natin? Eh po, okay naman. Nabubukan nga namin yung, ano? Yung kusina. Kusina. Mm-mm. Okay na po, ano? Opo. Yung, ano, yung... bintana, dadating ngayon kasi sinabihan ko na dinaanan ko na kanina. Ay, di ko pa po na ano ma'am, nagawa. Kasi... Magsusukat nga siya ngayon. Mm-hmm. Kaya nandito din ako at ano para ano. Para isang ano. Hindi ko po nagawa ma'am kasi nga nung linggo, yun nga, nagpunta nga rin ako dun. Okay. Yung sunod ako at hindi ako mapakali dito sa bahay. Mm-hmm. Kaya nagpunta rin po ako dun. Tsaka may mga ano, yung mga gamit natin na i-deliver nung Hapon ng linggo po, ano? Naabutan pa po kami dito. Yun po. Ano yun? Pagkatapos nitong kusina, anong susunod nyong gawin? Balkon daw siguro, po. Siguro, yung balkon po. Oh, yung balkon. Kaya po flooringan muna yan, kusina. Oo, po flooringan muna. Tsaka yung, ano, yung balkon na ang susunod. Opo, sabi ni Kuya, kung ano daw kasi hindi niya magagawa yan kung nandyan yung puno na yan. Yun nga yung sabi ko kay nanay na ibibigay ko ngayon yung bayad at
pwede nang paputol kung sino yung magpuputol na yung sinasabi mo mas ano mura maningil kasi yung ano kasi alam ko po nasa Buhangin yun, hindi ko lang po alam kung nandyan. Pero mura naman po yung maningil, 4 o 5 lang po. Kasi nung nakaraan parang good lumber yung ano natin ay binayaran, ano? Opo, ma'am. Kuko lang. Dami na nagsasabi, mahal naman. Oo. Na, mahal, namamahalan sila sa bulpit, sa isiningil. Ay, kaso, yun po ay siya nag-ano ay, siyang may kontrata sa inyo ay. Yan. Tsaka wala naman tanungan kasi noon, saka lang ano siya lang parang parang siya ang nag-manage na kung ano. Hindi rin naman namin alam yung pala siya na rin ang kukuha nung magpapower. So ang akala ko yung puno lang po ma'am na babayaran natin tayo ang bahala kukuha na. Eh, sinap na po niya lahat. Pero okay lang yan, tapos naman na. Okay. Naikabit naman na ano. Pakinabangan naman po. Oo. Kahit pa paano ay ano. Balak niya na palang anuhin ito. Gibain ngayon. Yung, giniba ko nga po kanina at kinabit ko lang ulit. At buwa nga nang wala kami makagamit na kahoy. Ay di yung po ang ginamit namin yung kahoy dyan. Ah, may ginawa kayong ano. Opo, kasi yung matitigas, yung matitigas na ano. Oo, yung medyo matigas po. Kasi yung kinuha, yung natira dun sa kahoy natin na yung tira po dun sa bahay. Ay ginamit din po kaya lang pinagdugsong-dugsong na kasi malambot kaya ang ginawa din yung sun para medyo matigas siya. Bakit puro medyo alanganin ganon? Alanganin po, hindi po kahit po si yung karpintero kahit naman po ako hindi po ako parang pangit tingnan kasi tapos ano pinagtiyagaan na nga lang namin ikabit doon. Kasi sabi ko sige na pwede na kahit di naman maganda okay na at least nakakabit. Kala ko kasi tama, okay pa yung ano natin at ang dami pa ako nakikitang ano nun kahoy. Ay kahoy. Opo. Yun na nga po, yun na po yung sa taas ng bubong. Eh sabi ko ay okay pa yung kahoy dun, sabi ko at ano, tama pa yun sa kusina. Kung ano naman ay yung balkon, pwede naman yun yung puputulin at may makukuha naman daw dun, sabi ng karpintero. Opo ma'am. Pero mas pangit yung ginawa yung una, mga bilog. Bilog na. Nakahoy. Ay, opo, yung dito sa kusina. Yung kusina. Oo, mas pangit yun, di ba? Pero mas ito, ayos na yun. Kesa dun sa una. Kasi mga bilog ay yung parang panggatong yung inka nilagay nyo. Opo, ma'am. Oo. Kaya maayos-ayos yan na ano, kaya nga sabi ko ay palitan yung bubong at ang nilagay ay mas pawid. Mas maganda yan kesa dun. Maano namang tingnan. Bagay na po bagamang tingnan. Oo, bagay na. Kusina, bahay po. Oo. Bagay siya. Kasi puro yero. Tsaka yun nga, mas patingnan kung may balkon na, di ba? Lumaki po. Parang lumaki na siyang tingnan. Tapos kung magkakabalkon pa, parang lumaki na. Oo, tingnan natin yung bahay. Ipakita natin. At di na makapag-antay yung mga ano natin, viewers. Sige ma'am. Alam problema yan. Ito yung ano, yung kusina, ginagawa nila. Dito tayo. Aba mama, tara. Yan, another na nagpaano pa tayo, nagpa-deliver ulit oh. Pang sa balkon. Ng materyales. Pa-deliver tayo nung Linggo. Sabi ko para maayos yung ano, dali-dali lang ang gawa at makapag-ribbon cutting at nag-aabang na po yung mga ano natin, viewers. Pasok ma'am. Apo. Ito oh. Ito, mapinturahan po dito. Okay na po yan. Yan. Ito, hindi pa nalagyan ng ano. Susukatan na mamaya, pero hindi pa nalagyan. Sabi ko ay buboy. Babakbakan dyan at ano, para may bintana. Ito yung ano. Basta yung masaraguhan lang ito. Kahit okay, kahit dyan na matulat, makagiba na yun. So, mas maganda man dito kung matulogan sana, ipa-blessing na lang muna sana. Oo. Yung po ang gusto ko kahit bago matulog. Para ano, tsaka mapinturahan, Nay. Opo. Kahit naman itambak ko yata ang gamit ay medyo ano pa din pala.
At bala ko sanang mabili na ng ano, ng ilang litrong ano, pintura. At yun nga, sinabi ko kay ano Buboy dati na habang nagagawa si Kuya doon, magbakbak ka doon ng ano, Buboy, ng bintana. Mamaya po susukatan po at babakbakin ko. Ito yung ano. Ritaso. Anong ritaso? Bakit makakatalo? Ito yung kusina. Ito yung extension ng kusina nila. Ito na po yung pinagawa kong kusina nila. At yun, may ilalagay po tayong kahoy dyan sa may ano na yan. Hindi pa po tapos. Dito yung maging kusina nila. Ayan. May pako po. Mapako po po. Ayan. Ito po yung maging kusina nila. Dito ipo-flooring din po ito. At dito yung CR. Yan yung dating CR nila Nanay Maribico. Ilalapit, ididikit natin dito. Diyan na yung loob ng ano. Ayan. Ito pa yung ginagawa nila ngayon na ano. Kusina. Sa kanilang kusina. Maluwang-luwang po ito. Maluwang na paggalawan sa ano pag luluto ni Nanay. Di ba, Nay? Opo, ma'am. Maayos-ayos na na yung maging kusina mo. May lababo ka pati. Opo, ma'am. Saan po natin naging lababo doon? Oo. Ikaw na balahala, Nanay. Kahit isang pag-anon lang, o, di ba? Sa lababo po. Oo. Sa lababo para ano? Ay, ididikit natin dyan. Oo. Para maayos. May lutuhan ka na, di ba? May anuhan, may hugasan ka na ng pinggan. Hindi ka gayan dati na. Saan ka na, ano dati, Nay? Hugas po, dyan lang po. Dito sa may baba? Opo, nagluluto dyan sa baba rin. Ano lang po, wala no. Kaya mahirap, ma'am, yung pa upo-upo ka magluto, tapos maghugas, saka ano ka rin, mababa. Mababa din po, ano? Ikaw, Buboy. Okay na yung luto niya ni mama mo, ano? Oo, okay na, ma'am. Oo. Ganda na kaysa naman nung una. Medyo talagang pangit. Mahilig si Buboy sa medyo. Eh, ano po kasi, nasa baba yung lutuan. Oo. Paghuhugas, nasa baba din. Tsaka wala kayo talagang banggera. Anong walang banggera ba tawag doon? Oo, banggera. Walang lababo, walang ano. Okay na yan po at magkakaroon sila ng lababo. Siyempre, mga gamit nila. So yung mga gamit nila, mga hiram lang po yun. Pagawa lababo, ma'am, semento yung ganito. Kung ididikit natin sa semento. Oo, sementado pong paganyan. Oo, kasi yung stainless na lababo ang bibilhin yung ko. Yung para ididikit doon. O, doon tayo na eh. May init dito. Nataas ang presyon ko dyan. Nataas ang presyon sa init. Grabing init po ay. Yan, matunog lang kasi ito. Maingay. Maingay yung electric pan ko. Kunting tiis na lang, Buboy, ano? Kunting tiis lang, ma'am. At saka medyo tiyaga-tiyaga lang kasi yung sa totoo lang, hindi natin pwedeng, hindi ko naman pwedeng madaliin din yung karpintero kasi siyempre, ang iniisip ko, ma'am, baka iwanan tayo niyan, lalong hindi natapos yan. Kaya katulad niyan, kaya kumbaga, tunatulungan ko na lang kung anong gagawin niya. Para ano, medyo ma... Naga, ano ka, hiwa nung hardiplex, ano? Sa tingin nyo naman, maano naman ang hardiplex na, ano? Sabi nila, hindi yan tinatablan ng sunog, tsaka hindi yan... Sabi po nila, marami po nagsabi na maganda rin naman po ang hardiplex. Oo. Kaya kasi pag... Pag ikaw po ng plywood, edi mag-hardiplex na lang at... Totoo yan, kaya... Nung sinasabi nila na ano hardiplex ay plywood yung sa kwarto nyo, hinardiplex ko na lang at para syempre magtagal yan. Opo, lalo kung hindi susuntukin ni Buboy. Ay, hindi naman. Malutong lang nga yan, yun yung issue dyan sa hardiplex, ano? Oo. Yun lang po. Pero ano po, kahit malutong siya at yan naman ay talagang matagal. Mm-mm. Kung sa tagal ay bibilang po yan ng matagal. Kaya lang, ibig sabihin ko, yung wag lang siyang masandalan,
Huwag lang siyang maano, kasi pag na ano, nabibiak agad. Nababaak nga agad, ano. Kaya doon yun, ano din yung disadvantage ng Habiflex. Pero okay yan. Okay. Good siya. Oo. At lahat naman, may mga pabahay nga kami, puro Hardiflex lang, walang may plywood nga lang yung pabahay ni Marcos doon sa magbabasura. Puro plywood lang yun, pati sa hig plywood. Eh, bless na po sila doon kasi kahit maliit yung bahay, at least may tirahan na maayos, di ba po? Opo. Hindi yung doon sila sa tagpi-tagpi, tabi ng kubeta. Doon kasi sila nakatira dati. Kaya... Kasi katulad namin, ma'am, hindi naman namin, sabi ko nga, hindi po namin nahangad na kahit yung ganyan, eh, tayo naman po may ano yan, kaya salamat. Oo. Mas malaking blessing, mas malaking ano, di ba po? Ginawa, mas malaking ginawa po. Oo. Pero minsan na ano kayo, ano, nagas na din at gustong-gusto nyo nang matapos, parang ano ka na kayo, di ba? Sa akin, ma'am, kung sa gustong lumipat, gusto ko lang makalipat, ma'am, para ano, yung mapil namin kung masarap ba talagang matulog sa bagong bahay na naka-tiles pa. Eh, kaya lang, hindi pa nga pwede at napa nga po tayong ano, katulad niya, may gagawin pa sa loob, may pintura pa. Hindi, ma'am, po pwede pong lipatan agad. Pinturahan pa, tapos yung nga ikakabit yung bintana, yung ano, yung paminto. Excited na nga akong matapos yung ano, yung sa paminto muna sana, para ano. Yun na nga po sana, kahit meron. Yun, ma'am, nabanggit niya kanina. Kukunin na nga raw po niya, eh, kaya lang, kulang pang araw. Kaya... Yun nga yung usapan namin dati, sabi niya 450, o di nagbigay ako 1,000, 450 ang isa, dalawa yun, nagbigay ako 1,000. Sabi ko bayaran na, eh nung ano, pagkasabi niya 1,500 pala. At labor lang daw po yun ay. Sabi. Kaya sabi ko nga, akala ko clear na yung usapan, kaya sabi, akala ko na andito na din yung ano, hamba natin. Opo, ma'am. Pero okay lang yun, kunin niya ngayon para ano. Pero hindi naman yan agad-agad maikabit at may ginagawa pa siya. Opo, ma'am. Yung siguro, kusina. Siguro, pag natapos yung kusina, tsaka niya ikakabit. Dalawang pinto. Oo. Yun bang sa kusina na ay, ano, single lang yun na pagkalagay? Single lang sa yun, ano? Sa Hardiflex po? Oo. Depende, ma'am, kung halimbawa gusto niyong, ano, kasi meron pa naman, kung gusto niyong palagyan sa loob para hindi kita yung kahoy. Kayo, ma'am. Eh, kaya lang, kakaposin na tayo niyan kasi may CR pa. May CR pa. May CR pa ang lalagyan. Single po na para sa kusina. Oh, yung Hardiflex niya? Oh, single lang yan, ma'am. Single lang po, ma'am. Yung, ano. Single lang po, ano? Kaya, ganyan po yung ano. Pero okay na yan, ma'am. Pwede man yan na ipadobol. Tingnan natin kung ano't yung maganda, ano. Kayo pong bahala. Oo. Pero, siguro sa akin, okay na rin po yan. Kasi ano eh, magdudubli tayo, di gagayat na naman. Baka kulangin kayo, mabili pa kayo yan. Mabili pa kayo ulit yan, kasi may CR pa. May CR pa. O, tapos may didingdingan pa tayo dito sa gilid. Basta mabuo, ma'am, yan. Tapos mabuo ang CR. Kasi meron pa tayong mga balkon. Hindi naman Hardiflexan yung balkon po. Ano po, ma'am, kung halimbawa po merong magamit pa dyan sa atin na ano, Hardiflex, mailalagay natin po yun. Kumbaga, ma'am, parang pagkakasyahin na lang natin yung budget natin, ma'am. Pagkano, kahit ganyan na lang siya, mayari na po yung ating CR. Basta mayari po, okay na po yun. Pero yung kusina, tinilingnan ko din kung ano yung maging itsura niya. Opo, diba? Hindi naman pwede pong ano, basta na lang na kusina. Opo, maganda nga po yun. Oo. Pero kung anong gusto niyo, kung saan kayo nagagandahan. Sige. Pero yung sa amin lang, ma'am, yung ano kasi... Yung okay makatipid, na. Makatipid tayo, ma'am. Yung mga... Sabihin ko,
imbis na hindi na kayo mapaniwala, hindi bili ng hard drive, mag-bili na naman tayo. Okay lang yan, basta mapaayos lang yung project natin. Ano? Okay. Tingnan natin mamaya kung ano yung pwede nating i-ano pa, idagdag, syempre i-ano. Sige po. At i-describe ko din kung saan yung lababo, yung ano. Opo. Para yun yung next, di ba? Opo. Yung next na gawin yung lababo. Lababo, opo. Yung cellphone na sponsor ng taga Saudi ay ipinapaayos ko pa sa ano. Kung mapaayos, okay. Kung hindi, ibabalik ko doon. Ipapadala ulit sa kanya. Ano? Opo. Kasi ganun yung usapan namin. Hmm. At sa akin, kasi hindi ko pa nadala doon sa paayusan. Gawa ng nandito kami lagi. Nasa Bilyabelin. Opo. Busy rin. Oo. At kahapon nasa Naga kami at pinagawa namin yung sasakyan namin at katuwang baga namin yun sa tulong. Apo. Oo. Kami may mga nag-o-offer na magbigay sa inyo ng cellphone. Antay-antay lang tayo, no? Apo, apo. Oo, para ano. Nakakapag-antay naman po. Oo. So, ayun. Etong ano, ilang araw pa kaya to? 5 araw? Hindi ko masabi, ma'am. Pero, siguro mamaya okay na yan. Yung etong ano, kusina. May dingding na yan. Pero, siguro, ano ko dyan, ma'am? Hindi abot ng piyesta. Tapos yun. Piyesta dito. Anong piyesta ba dito? 1920 po yun. Di 2 weeks pa. Sabi niya ay ang kaya daw niyang ano, 15 days. Ito kasama lahat? Kasama yung balkon, ma'am. Sabi niya. Abotin ng ano. Yun po ang ano niya. Karkula niya sa yung sa trabaho niya. Okay, sige. Tingnan natin. Basta tingnan na lang natin kung kailan niya matapos. Okay. At yung mga naging karpintero ko, pag sinabi nilang 1 week, tapos na yan. Mas ano pa, mga 4 days, ganun, natapos na nila. Okay. Oo, ganun yung mga karkula nila ay. Kaya sabi ko, eto, bilib naman ako kay kuya kasi pulido siya maggawa. Okay. Ano? Pero syempre, siguro na andun yung inip at medyo ano din, ano? At excited na din ako sa ribbon cutting. Opo, ma'am, siyempre. Oo. At siyempre, mapaayos na yung ano nyo dyan. Opo. Kalagayan. Para ano, maganda. Yung naandyan na kayo. Tapos, eto, wala na din dyan, di ba? Mabawakbak na. Mas okay nga yan, Nay. Tanggalin mo dyan. Mas okay yan. Mas malinis tingnan. Oo nga po. Yun nga po rin ang balak ko. Ano po, ma'am? Magiging yung manukan ba? Fold. Sabi ng mga viewers natin, Nay, kasi dyan, kung fold tree at nakadikit, lalo kusina, sobrang baho daw yun. Sabagay, ma'am. Kung pwede, ibaba-baba na lang doon kayo. Mm-hmm. Kung magpagawa ka ng ano, medyo malayo sa bahay para ano, hanggang saan ba yung ano nyo, yung lupa? Hanggang dito po. Tirik na yung bahay, may konti po. Yung pong abukado na yan na tinanim ko, yan. Hanggang dyan lang? Opo. Okay. Kasi sabi nila, pag dikit, kahit poultry, kahit piggery, yung sa baboy nai, baka magkaroon din kayo ng sakit niyan sa sobrang amoy daw, sa ano, ganun. Pwede, ma'am, kung ibaba-baba dito, yan pong, di po ba yung CR, pwede naman ibaba-baba. Imbis dito sa inyo ay, ano, fresco, di ba? Wala kang naamoy na iba, walang ano. Tapos pag nagkaroon ka na ng kulungan, yun na. Oh, sabihin mo na hirap naman pala yung may ganito. Maano kasi yun, mas maibang amoy ng manok. Uh-huh. Kahit baboy, ibang mga amoy ng ano nila, mga ipot. Pero okay din naman yun, kaso nga lang, yun yung suggest lang mga viewers natin pag ano, huwag ididikit sa bahay. Yep. Oo. Sige, ma'am. Para ano. Oo, talaga, tatanggalin lahat. Tatanggalin lahat para malinis tingnan. Tsaka, buboy, request din ng mga ibang viewers natin, dapat may ano kayo bakod para may privacy. Kasi daan dito, di ba, daan? Okay. Tapos dyan sa may tabi nyo, lagyan ng bakod. Para ano? Pwede, ma'am, kahit kahoy lang. Mm-mm. Kahit yung ano, may tawag doon? Kawayan? Hindi, yung tinatali. Anong tawag doon? Yung bad wire. Oo, yun. Pwedeng ganyan, palagyan nung, di ba may ano kayo? Parang, ano kasi, malilikot ang mga bata, eh, baka mag
suot-suot sila, madali yung mga lipo. Yun yung iwasan nila, Nay, na ano, kaya nga meron tayong ganun kasi suporta doon sa bahay. Kasi kung naging bata, tambayan na ng mga bata yan, magiging ano na yan, yung itsura ng bahay. Diba, hindi natin maiwasan, lalo't puti ang magiging kulay niyan. Hindi natin maiwasan yung mga bata, takbo ng takbo sa putikan, pupunas nila yan. Walang magiging itsura ng bahay nyo. Diba? Imbis malinis tingnan, magandang tingnan, magiging ano. Kaya nga, yun yung purpose, Nay, yung ano, bakod, para may privacy. Oh, lalagyan na lang po ng bakod, pero wag na, baka magsugat po yung mga bata, yung likod nila. Mm-mm. Palagyan na lang natin, ma'am, ng mga bakod dyan. Ako na lang po ang mangungorte dyan, para malagyan ko siya ng bakod. Kahit kawayan na lang, ma'am, sasaraduhan na lang po siya para hindi sila makalusot. Mm-mm. Parang sarado okay na talaga siya. Oo. Kasi, ma'am, naawa pag mga bata na po, ma'am, ay malikot nga. Oo. Ay baka magkasugat-sugat sila. Tsaka ang purpose nga nun, para privacy baga, mm-hmm, at hindi sila nakaka, ano, nung ano, naging tambayan ng daming bata dyan, mm-hmm, nung walang nagtrabaho, di ba? Eh sabi ko, ay wala na yung hardiplex dun, pag sinuntok lang, isa lang yun, butas, di wala din yung ano natin, pagod, di ba po? Yun yung ano ko. Oo, yung ingat baga na ano. Po, kasi baka, lahat ng pabahay ng mga nagja-charity, Nay, gusto namin malinis. Malinis at maingat. Opo. Kasi, kasi yung ingat, yung pagpawalaga mo sa tulong ng mga sponsors natin, syempre sa mga tumutulong, ay naandun. Pero kung nakita namin na nabalahura, syempre masakit din sa dibdib, di ba po, na parang hindi na pinahalagaan yung ano, yung pabahay. Pabahay, oo. Kung napapanood nyo si Pugong Biyahero, opo, si Sir yan, Paul, nambabawi yun ng pabahay. Nambabawi nga po yun. Nambabawi yun. May binawi na nga po yun. Oo, kasi sobrang dugyot, hindi marunong maglinis. Gusto niya yung malinis. Gusto niya malinis. Okay. Ganon din yung gusto namin mangyari sa mga pabahay namin. Yun din yung sinabi namin sa mga napabahay namin, kahit mga simple lang. Siyempre, gift yan, libre yan, wala kang ano dyan na gastos na ano, di ba? Opo. Okay. Parang share sa atin ng mga mahal nating sponsors at siyempre sa tulong na din ng YouTube channel, mga kita, ganun. Okay. Eh, siyempre, yung pagpapahalaga na lang ang kailangan. Yun nga po, ma'am. Mm-mm. Well, lagyan din natin siya ng bakod na para makulong. Oo, di sabi din ni Mr. Ko ay parang makapasok, prone sa mga bata doon. Sabi niya, pag ganun ang itsura, magiging ano yun. Sabi ni Mr. Ko, ni Marco, sabi ko ay sabihin ko na lang kay Nanay Maribik. Kasi pag, baka ma'am, sugurin ako ng mga ina-ina niyan at masaktan yung mga anak nila. Masabit, masugat yung mga ano po. Mm-mm. Hindi, ang akin lang naman, hindi yung sabi mong barbed wire, yung ano baga, parang pinagsasampayan tawag doon? Ay, yung ano lang po, ang tawag dito. Pinangtatali, oo, tawag yung doon? Ang tawag yung sa tinali nyo dyan sa bubong. Yung po yung pantali sa bakal? Yung bakal. Oo, yung, yung tire wire. Tire wire, pwede mong paikutan yung na, mga... Walang, hindi ganun yung nakakasugat kasi mayroon po yung tire wire na. Pwede po yun. Oo, kasi isang paganon lang, isa, dalawa, tatlo, tas dikit-dikit yung mga kahoy. Hindi yan makapasok ng mga bata pag ano, mga ako, ano. Pwede yun, ma'am. Yung pwedeng sampayan, ma'am. Oo, yan pwede. Oo, pwede yun. Pwede yung pwede, ma'am. Pwede yun. Oo. Yung pag yung malinis na, ma'am. Mm, hindi ko naman ano yung sinasabi nito, pang farm yun ay yung sinasabi mo. Yung may tire wire. Barbed wire. Oo. So, sobrang mahal nun, nung period nyo nun. Mm-hmm. Nagtanong Hala na din kami, siguro pag pinaikutan mo yung bahay nyo ay aabotin 20,000 nun. Parang bahay na din. Mahal nga po yun. Mahal yun, yung barbed wire na yun. May, ganun na lang po yung... At pwede po yung kahit yung pantali na sa bakal. Oo. Tire. Para ano, yun yung asikasuhin natin, pagka okay na lahat para maayos yung ano, no. At i-clean, i-general cleaning ko pa yan, ma'am. Para magandang tignan. Magandang tingnan para ano-ano. Hindi pa kasi ako nakapaglinis-linis sa ngayon at siyempre ilang araw din po kami dun sa ospital. Mm-mm. Siyempre magulang ni Nanay Maribik po yun. Ano? Ano yan, ayaw mo ma'am pagpunta uli ninyo at yari na maayos na yan. Wala na dyan mga kalat-kalat. Ako po naman ay malinis din naman. Oo, tsaka yung... Yung tiles edumihin din po, ano.
ayaw siguro, ko po ng ganyan mga ano. Maglaro yung mga bata dyan. Oh, yun nga yung sinasabi ko, yung pinupunto ko, ang daming bata na ano, parang nagtatakbuhan sila dyan. Doon at kaya na anuhan ko naman po agad na, ano. Siyempre po mga bata, malikot, hindi natin maan. Baka inisip ko po, masugatan sila, kung mapasok man silang pilit, masugat ang likod. Hindi, yun yung ano, iniisip ko yung walang tinik-tinik, yun yung nabigkas ni ano, pwede naman yun, kung ano. Opo, ma'am, pwede. Kahit nga yung ano lang, ma'am, kawayan niya. Okay. Oh, yun yung uso dito, di ba? Yung mga gate-gatean dito na mga kawayan na naanuhan. Yun din yung request ng mga viewers natin na kahit anong ipwede, basta may fry bicycle kayo dyan na. Kayo bibili ng tire wire, ma'am. Kasi bibili pa kayo nun, wala naman kami yung ditong ganun. Ay, kahit kawayan na lang. Kawain pa, di ba yun yung ano, itusok-tusok na lang? Hindi. Pwede eh, kailangan nyo pang panalin nun. Hindi man pako. Kaya talin naman po yung, may pako naman po dyan maliliit, dyan, yung mga ano, yung kayang ipako doon sa mga gagawing haligi ng ano, poste. Ganyan po. Okay, tingnan na lang natin, Nay, kung anong pwede, ano? Opo. Basta tapusin muna natin lahat ng projects para ano. Maano, para sasaraduhan din. Para hindi tayo mabigla. Kaya nga, ano, sabi ko, pag ano, naandyan na lahat, yung pintura ba, ilang araw kaya na mayari yun, Boboy? Baka isang araw, ma'am, kaya yun. Kasi ganda yun. Maliit lang naman yung sa loob. Mm-mm. Tsaka yung itong labas, agasino na yan. Ang mapinturahan lang naman, di ba, yung mga ano, sa loob? Yung kisame. Kisame. At tsaka yung dingding, yung pati. Maliit lang naman. Pwede nga iuna ng pinturahan na yung kisame at yung ano dito oh, yung nasarahan, di ba? Pwede ma'am, pwede na yun. Para ano, yung habang wala kang ginagawa pagkatapos ni Kuya, di ba? Pwede mong anuhan pwede, na. Pwede ma'am, kasi kahit ano, kahit hapon, kahit abutin ako ng alas 6, pwede. Para maayos-ayos na tingnan, para ano na may natapos na. So, ayun, hindi ako. Sabi ko, anong nangyari dun sa pabahay ko ngayon? Hindi ako nakapunta. Opo, ma'am. Dalawang Sunday ba nagpunta ako dito? Hindi din hindi, ano? Hindi po. No, ay, nung dalawang araw nga. Basta dalawang araw kayo wala. Oo, dalawang araw ako hindi nakapunta. Kasi nag-uwi po kami ay Linggo ng hapon. Nasabi ko may ano dito. May deliver ng materials. Po ng hapon. Hindi na ako nakabalik po at gawa ng nilagnat nga po itong bunso ko. Nagsuka pa. Kaya sabi ko dun sa panganay ko na hindi muna ako makarating. At may gawa, may sakit nga po ito. At saka wala kami motor na masakyan, ma'am. At ginagamit po nila yung motor nila. Pang service din. Si Buboy nga, nagbabike lang, di ba? Opo, ma'am. Nagbike ako nung nakaraang gabi. Iwan ko kung anong araw yun. Yun yung nagpunta ako dito ng kinaumagahan. Kasi sa hindi nga ako maka... Di ilan araw kayo nagbantay doon na ilang... Simula po nung Biyernes ng hapon. Tapos Sabado ng... Sabado, doon na rin po maghapon. Tapos Linggo po ng hapon, yun, nag-uwi po kami. At talaga hindi ko po kaya ang puyat, ma'am. At napikit na po yun talaga yung mata ko. Masakit pa yung ulo ko. Ba't walang tulugan doon? May wala po ma'am at marami pong pasyente. Wala ka pong hihigan doon sa semento naman po. Hindi ka naman po dumukay. Oo. Grabe naman. Wala nga po. Puno po yung ano, puno ng pasyente. Kaya ang ginagawa ko ma'am, pag ano sabi ko, sige na mama, dyan na. At ako nalabas. Doon ako nag-ihiga-higa sa labas. Yun po. Pag doon ka sa labas ng ospital nagtatambay. Labas ako pagka yung alam ko yung ano, tatanong ako ng oras, sabi ko bisitahin ko baka gutom. Oo. Bibili ako ng merenda, pagkain. Yun, pag meron yung magsusukat ngayon, ipaano na, nay ano? Ipayari na yung bintana para pag vlog ko ulit, may bintana na, may ano na. May kompleto na po. Yung pintuan lang ang medyo, ano, matagalan, ano? Okay. Basta mayari po yan, kahit ang pagpintura, siya na lang po. Kung mayroon po siyang gawa, edi. Ma'am, kaya naman yan. Kaya naman po yung pintura. Madali lang naman. Kami nga nagpipintura sa mga pabahay namin. Mm-hmm. Kaming, ano, si Marcos, si Ranz, ako. Pag ano, may pabahay kami ang nagkukusang magpintura. At madali lang naman po, bagayon, pahid. Pahid. Oo.
Marunong din po naman ako magparaga ganyan, kasi lang wala sa line. Wala sa linya. Oh, ilang wala ano 'yun? Buboy ilang ano 'yun? Ilang brass bago ano? Roller po kasi ang ano diyan. Ha? Roller. Oo. Ilang pahid nga ang ano, 'di ba may first coating? Ay dalawa, ma'am. Hanggang second coating, 'di ba, para maayos ng tingnan. Hindi naman masyadong ano, pangit, manipis. Manipis. Ayan mo. Siguro bukas magdala na ako ng pintura sa plywood para maanuhan doon sa taas. Sige, ma'am. Kisame. Ano? Sige po. Para habang nag-ano si kuya dyan sa kusina, doon naman ako sa loob. Tsaka yung sa dingding, ano, pwede na? Opo. Pati, anong, ano, ano po yan yung sa, ano, sa kisame? Anong kulay? Ganon din. Puti din. Plywood. Oo, para pang plywood, ma'am. Pangyayamanin. Oo, alam ko 'yun. Ano, pang plywood 'yung ano. Putok kasi 'yung pag 'yung ano. Pang semento. Hindi man 'yun pang semento 'yung ilalagay sa plywood at hindi 'yan kakapit. Okay. Hindi 'yan ano, hindi magandang ano. Kakapit naman kaya lang mapuputok-putok nga siya, ma'am. Tsaka matagal matuyo 'yun. Mm. 'Yung ganon. Matagal nga. Di kailangan nung ano-ano nilalagay sa ano? Sa pangkulay? Pangkulay. Ayun, yung puti. Siyempre, halimbawa magtitimpla ka. Oo. Titimpla yung hindi, kasi pintura. Kung puti lang, ma'am, puti lang yun. Hindi ka naglalagay ng parang gas? Ang tawag doon? Parang gas ba nasa buti? Ang tawag hindi doon? Tiner? Tubig, ma'am. Tubig ang inaanok doon. Oo. Tapos haluin lang yun, ma'am. Okay, sige. Ikaw na lang bahala. Basta mabili na lang ako ng pintura. Ano? Kasi yung tiner, yung ano yun? Ang alam ko, yung nasa buti, yun ang inaano nila, halo nila bago nila timpla-timplahin. Iba yun, mama. Yung ano yun? Yung sa QDA yun. Ano yun? Yung sa pintura pong yung malapot na ang nilalagay gas. Yun po. Ay yung sa timba naman, ma'am, na puti, na flat latex, pwede yung kahit tubig lang ilagay mo dun, pwede yun. Okay. Sa haluin lang yung ng hosto para ano. Para maging pantay yung ano niya. Kulay. Kulay. Hindi maging malapot, malabnaw, di ba? Okay. Oo. Ayos yan. Ano yung larga na ni kuya? Wala nang ano? Eh, iwan ko po, ma'am, siguro. May kinukuha lang. Nandiyan po yun eh. Nagpasok niya sa loob. So, ayun, Boboy. Okay. Sige, tapusin ko muna yung vlog. Pwede ka doon, kahit ni nanay na lang. Sige po, ma'am. Oo, sige, salamat, Boboy, ha. Salamat din. Oo. Tulungan ka muna siya. Oo. Medyo intense na yung pabahay natin, nay, at umabot na ng ganito katagal, ano. Pero mabubuo rin yan, ma'am. Taas nyo na yung ano. Maayos din yan. At sabi ko nga po, eh, mas maganda na kung madalian na, mabilis na para magkatira na dyan sa bagong bahay. At lalo kami din, di ba? Halos ang iniisip namin yung ganyan, yung project, kung kailan matatapos. O kami yung nag-handle kung paano, ano, di ba po? Medyo ano din na ano kami. O kasi yung pinagawa ko nga madali lang yun na nagawa lahat. Sementado din naman sa flooring din lahat. Half body nga lang siya. Eh siya din lang naman pwede din naman yun, 'di ba? Mabilis din naman yung ano pag ano niya. Gumanda na nga. Hindi. Nagkaroon pa ng balkon. Oo. Lalo nang gumanda. Lalo pating lumaki, ma'am. Magkatitignan mo. Marami din nagsabi na ang laki mo pala ng bahay mo. Punarong nagkasumbihan ng kusina. Sabi ko, mayroon pa yung CR, may balkon pa. Hindi. Lalo nang mas malaki. Tingnan. Oo. Kasi ang nakikita kasi nila po noon ay yung kabahayan lang. Oo, maliit. Oo. Kaya nasasabi po nilang maliit at wala pa naman doon kusina kasi kabahayan lang po. Oo, kabahayan lang po doon, ano. Kaya sabi ko, pwede pa naman dyan ang mga upuan, mga lalagay pa. May kusina naman para lagyan ng lamesa. Kusina na lang. Bahala ko rin naman dyan ay bumili ng kalandi uling para hindi masyadong maulingan ang yero.
para malinis tingnan mo. Malinis tingnan. Kaya mo. Dapat may labasan din ng ano na eh. Kasi ang pag ano, ano yung bahay mo. Mangingitim. Luluma na agad. Mm-mm. Kaya nga sabi ko, kahit di uling, marami nga sabi, kahit maggasol ka na lang, eh natakot ako sa gasol, baka sumabo. Ah, takot ka sa gasol? Takot po ako sa gasol. Oh. Yung pagbukas, yung pagkabit-kabit niyan, yung pagbukas, takot po ako niyan. Natakot ka pala sa gasol nanay, ano? Iniisip ko niya, baka sabugan. May mga electric na lutuhan, titingin ako, mas okay yun. Meron. Sa kuryente, sinasaksak lang. Po, dati po ma'am, mayroon naman kami rice cooker. Mm-mm. Dati po, kasi lang pinaarkilahan yata yung dati. Rice cooker? Sinanla? Oo, ano, pinapaarkila ma'am. Mm-mm. May arkila yun. Ay ba, doon muna yun. Magbayad na lang sa kanya. Mm-mm. Para doon muna yun. Oo. Grabe. Pinakuha ko nga po yung rice cooker ko dati dyan. Pinakuha ko at wala, sabi ko, kaya nga tayo bumili ng rice cooker para madali ang pagsaing natin. Oo. Yung pala naman, ipaparkila mo. Yun, bibilin ko nanay na electric, ano yun, lutuhan na yun lahat. Lutuhan ng ulam. Mm. Mas maganda rin nga. Oo. Kasi kung uling, maano agad yung bahay mo, masisira. Yan nga po ang inisip ko, ma'am, lalo yung sa dikahoy, ma'am. Sabi ko, paano na ba ito? At kung magdikahoy ako, papangit yung bahay ko, mangingitim ang bubong, madaling lumuma. Yan nga po inisip ko, ma'am. Tapos kulong yung usok pa. Kulong yung usok talaga pag ano, kaya mas maayos na. Kaya sabi ko nga po, ma'am, eh, mag-ano na lang ako kahit kalandi-uling, ma'am. Eh, para hindi masyadong mausok, hindi masyadong ano dyan sa loob ng bahay. Yun. Pero yung electric, okay yun. Good yun, nice. Ano naman, hindi naman kayong parang nagpipistaan araw-araw na nagluluto ng maramihan, di ba? Hindi po. Kung electric lang naman ay okay-okay na yun. Goods na sa inyo kasi tatlo lang. Tatlo lang naman po kami. At kung ako po ay magtinda-tindahan dyan, eh, yun kalandi-uling naman po ang gagamitin ko sa mga luto-luto. Kung gusto mo magluto ng mga ano, di ba? Kakanin po. Halimbawa po magluto ako dyan ng mga ulam-ulam na luto na. Oo. Dyan naman po ay minsan nabili din naman po ng mga lutong ulam. Tsaka ano, oo, maganda yun na eh. Tsaka umagahan. Umagahan po. Yung mga pumupunta sa bundok na ano, kailangan. Aalmusal nila. Yung po, mga ganun. Mm-mm. Kailangan maaga pa kung nandyan na nakaluto na para may dumaan man, bibili na. May mesa ka pati. Oh, pwede mong i-ano doon yung mesa mo, di ba? May ako nung mga lamesa. Oh, magkano lang naman yung kalandi-uling? Hindi naman nasa yan. Nasa ano lang po, siguro 300 po yun. Oh, 200, ang laki na nung 200. Meron po 200. Oh, oh. Kasi meron din kami pinagkalandon ay pinagluluto ng mga munggo, ganun kasi pag... At saka ma'am, yan din ang iniisip ko, yung magluto-luto at para pag nagpasok yung dalawa, pabaunan ko na lang sila kahit anong, ano dyan, oh, baunan. Yung paninda mo. Oh, paninda. Pag merienda ninyo, pag recess nyo ba, oh, yan ang kainin nyo. Mm-hmm. Huwag na kayo masyadong mag-ano, eh, nandito naman yung luto ko at masarap din naman po. Doon ka mag-ano, pwede doon sa may waiting shed ka doon mag-ano, okay. Magluto-luto. Pwede, no. Yung kung may-ari ng lupa dyan, ang sabi naman po, mag-gawa ako dyan ng parang kubo-kubo ma'am, na tinda-tindahan ko po daw. Dyan lang sa ano nila. Maganda yun. Oo. Siya po nagsabi niya sa akin. Ilapit mo na yung ano. Siya po nagsabi sa akin na ano, maggawa ka dyan para makapag-tinda-tindahan. Opo. Maganda po yun yung naisipan nyo na yun at para hindi na ano. Kasi kung ano, may mga estudyante naman dyan. Oo, mabili naman po. Bibilhan ka, lalo kung may mga ano, paninda kang mga juice. Juice po. Lalo kung mainit ang panahon. Kasi dyan sila po, kung ano-ano lang din ang tinitinda nila. Minsan nagmaruya, minsan nagfishball, minsan nagpalamig. Mm-hmm. Pag wala naman silang tinda, na mabibili din naman yan sa akin. Nahanap tulad niyan ng Sabado, Linggo, hindi yan sinta nagtitinda. Mm-hmm. Eh kung ako naman magtitinda rin dyan, eh di, mabili naman sila. Oo. Nabili din ang mga lutong ulam. Kasi nagluluto rin po sila ng ulam dyan ay okay. Mga luto. Sa kanila din bumibili. Yung mga teacher, nabili po yan dyan, lutong ulam. Kaya sabi ko yan nilang anuhin ko, pagsisikapan ko diyan na ipalaguin yung negosyo na yun. Mas okay nga po yun kesa yung ano baga, yung nandyan lang kayo, di ba? Nag-aantay na.
Kaya nang wala, mas maganda yung may mapaikot-ikot. Paikot-ikot. Oo, mapaikot-ikot para ano, basta na, iutay-utay lang yung ano natin, ano? Opo. Oo. Basta darating din po tayo sa ganyan. Mm-hmm. Na magiging hawa po rin tayo lahat. Mm-hmm. Magiging masara din po tayo lahat. Oo. Tulungin lang po ninyo, ma'am. Matulong sa nasa itaas sa atin. Magtiwala lang po tayo. Mm-hmm. Ayan, at yun, nakakainip. Nakakainip. Pati nga, ang pagpasok ni Bubuy, naiinip na rin ako eh. Oo. Oh, oh. Gusto ko na nga po siya makapasok. Sabi ko, tagal-tagal naman ang pasukan niyo, boy. Gusto na kita makita, naka-uniform ka, naka-ano ka. Ano. May uniform sila, t-shirt lang naman, di ba? T-shirt na puti. Kahit nakapantalon. Mm-hmm. Ay, gusto ko na makita ang gano'n ang forma mo na papasok ka sa school, magpaalam ka, ma, mapasok na akong gano'n. Hindi yung magpaalam ka sa akin, ma, matrabaho na ako. Ang gusto ko na marinig sa iyo, boy. Yung sabi mo sa akin na, ma, mapasok na ako, ilis na ako. Kaya sabi ko sa kala, ano, habang mayroong tumutulong sa atin, pagsikapan mo makatapos ka. Makatapos. Para yung pangarap mo, maabot mo. Maabot, na. Hindi yung, siyempre hanggang danawan na lang. Sabi ko nga, tagabuhat ng palay. Sabi ko, ang dinanas mo nung lumayo ka sa akin, parang ako ang nahirapan sa lahat ng sinasabi mo. Ako na, ina mo na, hindi ko lubos maisip na ako pala'y naghihirap din sa anong pamilya ko, sa asawa ko. Ganon din siya. Lalo ko rin naman pala na naghihirap doon sa ano mo, nagpapalaki sa'yo. Kaya sabi ko, nagkita tayo ngayon, sikapin natin parehas na makapag-aral ka, makatapos ka, para matamo mo na yung pinapangarap mo. Yung para sa akin, o para sa mga kapatid mo. Lahat yan mangyayari. Basta sipag lang. Yan lagi ang isipin mo, yung makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Oh, para yun, matupad mo na lahat. Maganda po yun yung advice nyo kay Buboy, para naman, syempre, alam ko, maano din naman si Buboy yung matured mag-isip. Opo, kasi yun matured. Yung lagi niyang sinasabi, di ba? Yung kagisnan niya, nakalakihan niya, para pong tumanim sa isip niya na matured na siya, yung walang tutulong sa kanya kundi ang sarili. Sarili niya. O, yun po. Oh, nasa nakikita ko po sa kanya. At wala rin naman pong naano siyang ano sa akin. Ilang porsyento ba nanay na ano yung pag-asa na makita niyo pa yung tatay ni Buboy? Ilang porsyento? Ano na, ma'am? Siguro mga 5%. 5% lang? Kasi parang... Makikita. May pag-asa po, ma'am. Parang alanganin, di ba? Parang naka-face tayo sa wall na walang sulat. Parang ano po. Pero kung darating yan, ma'am, mag-message na lang yan siya. Oo. Sige, sisharean ko kayo na yun ng ano, ng pang-merienda. Bili ka ng merienda nila. Ulam. Pwedeng ulam nila, pang ano. At babalik naman po ako dito, ano? Okay lang po, ma'am. Oo. Para ano, oh. Thank you, ma'am. Oo, bili ka ng merienda nyo ngayon. At paulam mo bukas, ano? Bakit pati gabihan? Alin po? Sa iyo pati gabihan? Ah, kala ko Alumusal po at saka pananghalian lang po, ma'am. Oh, sa iyo po palang pananghalian, almusal. Halimbawa po wala, nagkape lang po ng tinapay. Minsan naman po nakakaintindi rin naman po yung ating Pero di ba bago lang ako nagbigay ng mga ano nila? Opo, bago lang. Oo, meron pa naman. Meron pa naman po, pinagtimpla ko naman po ng juice pag ano. Meron naman po mga juice, kape, mga kape, biscuits po. Kasi madami yung biscuits ko, kung ano, yung pansit na naluto niyo na lahat. Luto ko po kay Reggie para may merienda. Ulam din po, ma'am. Ulam. Ah, inuulam double din. Purpose. Opo, inuulam po sa kanin. Okay. Pwede rin naman po. Oo, double purpose pala yung ano, ganun ano. Kaya nga. Yung maging kulay ng bahay mo, Buboy, ganito. Sa kuko ko. Puti. Puti. Kaya, ma'am, pasensya na ma'am kung namin ni Buboy yung pera sa cellphone, ma'am. Yung 1,000 ma'am lang naman inano namin. At okay lang po yun. Kasi po nga, inisip din po na ni Buboy na wala nga pong contact. Gusto niya magkakontact. Oo. Shoutout po sa lahat ng mga viewers ko. Salamat sa panonood at walang sawang pag-suporta sa amin na
katulad ng ginagawa ni Ma'am Alma na pabalik-balik dito, hindi siya napapagod. Salamat din po. Oo. Tsaka update sa bahay. At siyempre po, yung pinapagawa po ni Ma'am Alma na bahay para sa amin, okay na po siya. Maganda na. Kaya lang pintura ng medyo wala pa. Pero ayan niyo po po susunod na vlog. Baka may pintura na yan. May bintana na. May bintana, may pinto. Makikita nyo na po yung talagang kabuuan. Tapos na, andyan na kami. Opo, wala ko plan. Joke lang. Opo, ma'am. At basta, ma'am, pag isang gatok lang namin, hingi kaming ulam. Oo, walang problema. Kayo din naman maluto. Sige po. Tatapos yun, ano? Gatok lang ako, sasabihin ko lang sa, ma'am, may iluluto na. Pasisigawa na ko ninyo. Baka, ano? Baka. Tinanggalan nyo ng tinga yung baka doon. Oh, ay, kalabaw pala yun. Inilanan na sila. Oo. Basta, pray lang tayo na tuloy-tuloy, ano? Abo, yung ma'am, ano, pabahay. At siyempre po, sa mga viewers na nanonood, God bless din po sa inyo. Mm-hmm. At wala silang sawa. Wala kayong sawa na manood sa kwento ng buhay namin dalawa ni Mama. Kaya ako po'y nabilib din sa inyo. Okay. Yun po. Sige, salamat, Buboy. God bless. Ayan. At maraming salamat po, lalo na din sa mga nag-a-assist sa atin, mga sponsors, viewers, yung mga sponsors natin dyan sa California, USA. Shout out po sa inyo, mga ma'am. At syempre, sa ninang namin na hindi ko alam kung California o San Fernando. Basta shoutout po kay Ninang Adele Reyes Yuson. Ayan, shoutout po sa iyo, ma'am. At kay Ninang Adelina. Ayan, shoutout din po, Ninang. At sa lahat ng mga ninang na nagmamahal po sa amin. Pangalawang magulang namin ni Marcos na hindi nagsasawang gumabay at magsuporta sa ating charity vlogging, sa ating mga tinutulungan. Ay, maraming maraming salamat po. At syempre, salamat din po sa mga naging kasama natin, sa naging team natin, lalong-lalo na yung ninong din natin na si Ninong Val Santos Matubang. Maraming salamat din po. At kahit hindi na tayo magkakasama-kasama, ay okay lang po yun. At ganun talaga siguro ang buhay. Walang forever. hindi naman sa walang forever. Syempre, ninong pa din namin po si Ninong Val kahit wala na po kami sa Kalingap. Okay lang po yun. At sabi nga niya, kung nakikita niyang kaya na ng mga ka-team ko ang tumayo sa sariling paa, ay ipapaubayan na kung ano yung ano programa na nasimulan din. Syempre, sa kanya kami nagsimula at tinatanaw namin yun sa aming ano, sa aming kalooban. Inisip din namin, nagkikwento din po kami ni Marcos na syempre doon tayo nagsimula. Thankful pa din tayo at syempre malaking tulong din yung naging team natin dati. At shoutout po sa inyo lahat at sa mga naging kasama namin. God bless po.